Ito, nabalitaan nyo naman, Kakofi, yung mga batalyon-batalyon ng polis nandiyan na ngayon sa Davao. Ang balibalita, again, hindi ito verified, ha? Hindi po ito verified. Balibalita daw, ipaghahanda daw yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest lamang kay Digong at para ma-aresto na itong si Kibuloy. Kasi matagal-tagal na raw, Kakofi, parang walang nangyayari sa local police dyan sa Davao. Kaya pinalitan. Balibalita lang ito, Kakofi, ha? Kaya sinugi itong mga pulis na nandiyan doon. Hindi naman totally tinanggal sa servisyo doon. Nirelieve lang at nilipat. Siyempre dahil na rin sa Oplan Tukang. Isang main reason yan. Pero may mga balibalita na naghahanda daw po ito para sa ICC at ang pag-aresto kay Kibuloy. Hindi ko alam kung verified yan. Baka naman tayong source dyan eh. Pero nasa politico.com, binalita ito Kakofi. Hindi rin nila sigurado. Patanong pa sila sa politico.com. Dito tayo nakasubaybay sa politico.com eh. Kasi updated ito eh. O yan o. Headline nila o. Preparing for ICC. O yan o. Naku, kakabahan na naman sila dyan o. Naghahanda na para sa ICC. Ang 35 cops in Davao City relieved, reportedly replaced by SAF battalions. O hindi biro to ha. Special Action Force. Batalyon, Kakofi, ng Special Action Force ang ipinalit dito. Ano ba yan? Masyado bang controlled na? Ng kung sino man dyan sa Davao itong mga polis, kaya pinalitan na medyo mas matitibay. Tough battalions ang pinalit agad. E kung totoo itong headline ng politiko, preparing for ICC, abay may kinakabahan dyan. At pag-aresto din kay Kibuloy. Sige, basahin natin. Anong pinupunto nila dyan? Sige, basa tayo. Speculations is swirling over the motive behind the relief of 35 members of the Davao City Police Office o DCPO, including City Director Colonel Richard Badang. Bibihira ito Kakofi ha, yung ganito mga sitwasyon na halos yung buong kapulisan, yung buong grupo, papalitan mo, bibihira yan. May mga na-relieve, may mga naiwan pa rin dyan, pero maraming pinalitan. 35 Kakofi, pinalitan yan. Bibihirang pagkakataon ito ngayon, nga natin ito narinig eh, na halos yung buong tropa nila, pinalitan eh. According to the news reports, the relief was recommended by the Regional Internal Affairs Service in connection with its investigation into the death of 7 drug suspects during drug operations from March 23 to 26. Their deaths occurred just days after Davao City Mayor Sebastian Duterte warned drug traders to leave the city or to be killed. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. No? Yan ang dahilan nila yan. Eh. Nakapagtataka naman kasi pagka-announce ni Basti Duterte, chug. Ito agad, tumba. Pagka-announce ha, ng war on drugs nila, parang panahon ni Digong sa kanil De La Rosa. The relief, which became effective on May 23 for Badang and May 22 for the other police officers, affected 23 police non-commissioned officers, and non-commissioned, ibig sabihin, di mga opisyalis pagka-coffee, as well as 11 station commanders and their deputies. So mga opisyal ito, 22 na opisyal agad yan. The relief officers have been reassigned to the Regional Personnel Holding and Accounting Section in Police Regional Office of PRO 11 Headquarters. Ang sinasabi ng lawyer na si Jesus Falsis said the relief might be connected with the International Criminal Court's rumored looming issuance of an arrest warrant for former President Rodrigo Duterte in connection with his administration's bloody drug war. O analysis ito ni Jesus Falkis, ha? Ni Falsis. Na mukhang ano ito mukhang may kinalaman ito sa nalalapit na pag-issue ng warrant of arrest laban kay Digong ng ICC. Dalawang usapin yan ha, pag-i-issue ng warrant of arrest at pag-serve ng warrant of arrest. Ang ICC mag-issue sila dyan pero sabi naman ni PBBM hindi tutulong sa pag-serve ng warrant of arrest na yan. Pero malay mo, totoo yung sinasabi ni Trillanes. Diba? Bulagain nalang sila dyan. Tama pala yung sinasabi ni Trillanes na by July or by June, mid-year daw Kakofi, lalabas yung warrant of arrest. Malay mo. Ayon yung tantanan si PBBM ha, biglang nagbago yung isip. Uy, Balentong, sabihin ni Harold, okay. Okay na yan, ako, okay na ako, bumalit. Sabihin niya lang, Balentong, okay na yan. 40 police base in Davao were fired yesterday and transferred to the Regional Personnel Holding and Accounting Section dyan po sa Davao, Region 11. Dalawang batalyon of Special Action Forces arrived around 9:45 p.m. on the same night. ICC is coming. Arrest Duterte, sabi ni Falsis
sa kanyang post sa Twitter. O yan, nangyayari dyan. Totoo ba yan? Connected ba yan? Wala tayong chika dyan. Baka si Trillanes, may alam dyan si Trillanes. Ang dami-dami nito mga pumalit dyan. Ah. This is potentially a preparation for the warrant of arrest from ICC and Kibuloy's arrest. O hindi nasa, hindi na-absuelto si Kibuloy dyan. Said another citizen referring to fugitive religious leader Apollo Kibuloy who is wanted by authorities for human trafficking charges. Eh kasi nga naman, actually, ang isang pula din dyan sa Davao Police. Parang ano yan ang ginagawa niyo? Tumutulong ba kayo para ma-aresto yan si Kibuloy? Di ba? Parang tagal-tagal na, hindi pa rin na-aresto. Ah. Samantalang sabi ng DFA, hindi dito pa sa Pilipinas yun eh. Di ba? Parang ano, nababagalan sila sa pag-ano, sa effort ng PNP Davao. Kasi bakit hanggang ngayon, hindi pa rin na-aresto yan si Kibuloy? So, ano to? Pag pinalitan na, ma-aresto na. Tingnan natin, mare mo, di ba? I suspect that these SAF battalions have been deployed both for Kibuloy and Duterte. The arrest warrant for Duterte might have been issued already by ICC secretly so he will not be able to escape, sabi po ng isang user Twitter. Posible may punto silang sinasabi dyan, ha? Na nakapag-issue na, hindi lang natin alam. Posible yan, ka-coffee, ha? Hindi po malabo yan. Naku po, anyari sa inyo dyan? Naku po, marami na naman pong magagalit niyan kay PBBM. Kaya siya nagbalentong na naman. Naya, sige, wag niyang tantanan si PBBM. Napakabait na nga sa inyo eh. Diba? Hindi nga kumikilos si PBBM against you eh. Ang haba-haba nung ginawa ninyo dyan. Wala, hindi niyo tinantanan. Yung mga lumang issue, binuhay ninyo. Kasi gusto niyo mapababa eh. Porque hindi na-appoint yung mga bata niyo eh. Hindi nabigyan ng posisyon eh. O, binira niyo ng binira si PBBM. O ngayon, medyo ano to, ginaganong kayo. Anyari. Berna Villafuerte. O, yes, agree. PBBM lang sa kalam. Weak leader pa yan si PBBM, ha? Bernard Colin Makiling. Mga basura yan sila. Weak leader daw, sabi nyo. Please like the video, mga ka-coffee. Ma'am Nilda Galvez, thank you, ma'am. Kay Armando Fernandez, palagay ko para kay Kibuloy. Ayan, dalawang batalyon. O, ako rin, naniniwala ko para kay Kibuloy yan. Kasi, di ba, ang tagal-tagal ng pakalat-kalat dyan si Kibuloy, nandiyan lang yun sa Davao, hindi pa rin maaresto. Di ba, kung may, ano, may chuchu. Di ba? Di kong palitan lahat yan. Sandra Valdez, ay, grabe pala talaga epekto ng fentanyl, kaya pala ganyan na ugali dito tayo. Sana itigil na, ka-coffee. Idamay nyo na din si Harry Mauroque. Kakaumay na mukha, sama na sa ICC. Alain Pardut. Ayaw din tumigil eh, no? Wala rin, sige, bira lang ng bira. Ryan, ilas. Ang sabi ni Ryan, no? Dapat kinasuhan na yan si Roque. Meron na, kinasuhan na yan ni Triviana Cyberline. Tingnan natin. Bakit si Baste ang isuspend? Tama yata si Chris Ulo related sa war on drugs. Phil Maharlika. Feeling ko ang worst case scenario kay Baste, tanggalan siya ng ano, ng tao dyan, ng jurisdiction, tanggalan siya ng kapangyarihan sa mga pulis, no? Kapulisan dyan sa Davao. Diba? Kasi deputized ng NAPOLCOM yan eh. May authority yan eh, na yung oversee at i-manage yung kapulisan. Yan pwede sigurong gawin sa kanya yan. Worst case scenario, no? Parang yung ginawa kay Alice Guo. Mas mabilis na damputin mga Colocoy boys ng Davao. Ayan, tinan natin kung makokontrol nila itong mga dalawang batalyon na ito ng Special Action Force. Hindi mga taga-Davao yan eh. sige, kung mga taga-Davao, organic, sige, baka kasi ano na eh. Ang tawag nila dyan sa leadership, masyado na bang pamilyar? Diba? Masyado nang pamilyar, naging ano na, close na ba? Naging kabanjing-banjing na. So, ano to, utang na loob na o kung ano man yan. Sa Tornina Talukod, shout out ka coffee from Ireland. Happy viewing po sa inyo. Kay Eddie Rodriguez, nakakainis panoorin si Roque. Di mo malaman kung nagtatanga-tangahan, sabi ni Ma'am ni Sir Eddie. Hindi mo nga rin talaga alam talaga. Karma na tawag sa kasamaan nila, hindi makatao. Verna Villafuerte. Exactly. Pumipitik-pitik na si PBB, sabi ni Jing Florento. Feeling ko rin naman, ka-coffee. Yan din ang analysis ko. Ma'am Jing, pumipitik-pitik na yan. Feeling ko rin kasi, kaya nagkakaganya sila ngayon, no? For the longest time, 1 year, mahigit na ka-coffee, hindi sila ginagalaw.
Pero tingnan mo, itong kabilaan, walang tigil. Hala, bira, 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 bira. Gusto nilang hawakan sa leeg si PBBM. Di ba? Oh, kasi hindi kayo ginagantihan eh. O ngayon, pinipitik kayo. Pinipitik kayo. Pero hindi halata. Oh, ano kayo ngayon? Week pa yan, ha? Week pa. Rogelio Santillana. Hello, Kakofi. Watching from Doha, Qatar. Kay Evelia Berry. Dapat nga mahuli na sila ng ICC para mawala na ang pulburon yan. Si Roque, ang bangag. Hay daw yan, sabi ni Evelia Berry. Masya. Darating din tayo dyan sa puntong yan. Shoutout muna natin si Mamarji Espino nasa Facebook. Gandang gabi sa'yo. Kay Sanji Bell, kay Ronald Cabrillas, at kay Joff Jake Labawan, kay Linda Mariano, shoutout po sa inyo. Nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Jackie Britos, present din po sa atin ngayon. Baka nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo nakafollow sa ating page ng Kakofi, yan, i-like lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, make sure na nakasubscribe na po kayo. I-click lang po yung subscribe dyan sa baba, Kakofi. Subscribe lang po yan. At kung hindi pa kayo nakapag-attendance check, kapapasok lang po sa ating channel, i-click lang po yung like sa video natin yan. Okay, sige, bubuan tayo sa ating next topic.